So, ang ginagawa ko ngayon ay nag-aayos ng bag ng maleta ni Rian. So, consistent po to. Tuwing umaga, talagang nililinis ko yung bag niya. Inaayos ko talaga. Pwede pala yung notebook nila, oh. Lahat uniform. Tapos may number. Number, pangalan ng subject, pangalan ng teacher, pangalan ng estudyante. Naayos ko palagi. Nag-abot ako, bastos ka? Dapat nag-tapis ka. 1, 2. Babay. Tago ka, takpan mo yung buwit mo. Pinababayaan ko na siya mag-bihis sa sarili niya. Kasi malaki na siya, mag-8 na siya sa webe. Shout out! Tumatagat po kami ng mga regalo. Mag-birthday na siya sa webis. 8 na siya. Mabibinyagan na rin siya. Baka Sabado. Ay, Sabado na lang pala yung binyag niya. Wala kaming handa. Ha? Ano ba yun? Wow, titingin muna ako sa kalendaryo na alam mo naman na ulyanin ako. Hindi ko na alam eh. Yes. Pati notebook, tumitikwas na rin. Hindi ko na, ano. Kung naharap ko sana to ng Sabado at saka Linggo, inaayos ko pati yung mga edges ng notebook niya. Kasi kung yung bata lang, wala. Hindi talaga nila yan aayusin. Yung eraser niya. Tignan niyo ito yung eraser niya. Halos once a week kami bumibili ng eraser. Walang papel? Kunin mo, dali mo dito mamaya. Parang maleta kasi itong bag niya. Maleta naman doon. Ay, lang ba? So, guys. Mas preferred ko ang mag-sharpen ng lapis niya gamit ang kutsilyo kaysa sharpener. Kasi, mas tumatagal yung, ano niya, yung pinakatusok niya. Yung sharp, oh, yun. Yung panulat niya, mas matagal pag ito ang ginagamit pag kutsilyo. Kasi pag yung tasa sa Tagalog. Kung yun ang gagamitin, ang daling maputol. Kaya yan. Kailangan magaling ka magalito. Ang gugulo talaga ng mga anak ko, guys. Alam nyo ba, bago tong lapis na to, pero wala na siyang eraser. Isang box po tong lapis na binili namin. Kasi, ay oo, yun, magandang advice po ito. Kung bibili po kayo ng gamit ng mga bata, bumili kayo dun sa mga nag-wholesale. Kasi yung Monggol na ganito, pag binili mo sa store,
ano, 8 pesos ang isa. Pero kung bumili ka ng isang box, 350 lang ang puhunan niya. So, makakamuro talaga kayo. Kung, ano, magawin na lang din kayo sa lugar na merong mga wholesale stores. Nagdaan na kayo ng mga, ano, ganyan siya. Hindi ko alam kung saan ang mga eraser. Yung eraser niya, nung binili ni daddy niya, hello. Hello ang, ano, letters na hello. Ngayon, tignan nyo kung ano nakatira. O. O na lang, besh. O na yung hell. Ay, naku. May mga ganito siyang lapis. I-sharpen ko na lang din. Kasi syempre, pag ang bata, naputol ang lapis sa school at kailangan pang mag-sharpen bago magsulat, mai-stress na yan. Lalo na kung hindi niya maayos yung tulis ng lapis niya. Imbis na magsulat, tatama din na lang. Yan. Kaya, mag-sharpen na tayo ng extra pencil. Para may choice kaagad yung bata. Ginagawa ko to guys, kasi alam nyo, nung ako ang bata, hindi talaga ano nang, hindi na nahaharap ng mama ko to. Hindi na nahaharap gawin ng mama ko para sa amin. Independent talaga kami. So, ayun, kaya ako tamad magsulat. Pero hindi ko inaano, I'm not putting down my mom. Sobrang sipag talaga ng mama ko. Imagine we're 7. Iaasa ko pa ba sa kanya yung pagtatahar ng lapis ko. Ayan. Pero yung feeling ng batang nag-aaral, tapos, ayun, magsusulat ka na, wala kang sharpener, na wala mo, nahulog, dinakaw ng classmate mo, or whatever. Kasi binibilang naman kami ng gamit. Kaya lang, sa sobrang tapang ng mama ko, pag nawalan kami ng gamit, hindi na namin sinasabi. Hindi kagaya nitong anak ko, araw-araw na lang, nawala ng eraser. So, araw-araw din bumibili ng eraser. Yan. Buti na lang yung patience namin. Te. Mula Batanes hanggang Hulo. Yan. Kita na naman ako na damok, guys. Successful! Running talaga kami sa lamok kasi tatlo yung anak namin, te. Hindi sila pwedeng magkasakit. So, kahit ganito ko na lang kaliit or kaluma yung lapis, sinasharpen ko pa rin. Extra ng anak ko para hindi siya maging aang-anga. O, dapat may eraser. Kung wala silang eraser, makikita mo yung notebook niya butas. Kasi may technique. Alam nyo din yan, wag bang maangan. Diba? Alam mo yan, besh. Nakunin mo yung lalagyan na ng tubig. Malagyan mo ng tubig. Right now? Ano? Tingnan mo. Lalagyan rin niya ng tubig, pero ako ang nakakalam. Wait lang. Kailangan may tubig ang bata. So, ayaw ko nang bumili. Nasubukan ko nang bumili, guys, ng mga lalagyan na ng tubig na mamahalin. Mas nagiging komplikado yung buhay ng anak ko. Mas, ano niya to? Preferred. Tapos, one thing more na huwag natin kakalimutan na ilagay sa bag ng anak natin ay panyo or towel. Towel. Yan. Kasi guys, gusto ba natin na yung anak natin tumutulo ang sipon? Kaya yung toothbrush mo. May toothbrush mo doon? Toothbrush mo wala. Okay. Okay. Yun. So, ayaw natin ang mukhang yagit yung anak natin. Ayan. Ganito na ang itsura niya. Bag niya. Ay. Ano ba ito? Ayan. So, maayos na yan. Ayusin natin yung bag ng anak natin. Hindi ito para turuan silang maging hindi marunong
mag-ayos sarili nila, pero para gawing aware lang din yung sarili natin sa kung anong pinagdadaanan ng mga anak natin. Malalaman natin yan sa pagbukas ng kanilang mga bago. Hindi rin ako nagtuturo ng mga assignment, hindi ako nagtuturo ng mga lessons, ganyan. Pero binabasa ko yung mga pinag-aaralan nila. Tapos kung rin kumakain o naglalakad o nakasakay sa tricycle, tinatanong ko lang kung naintindihan nila. Mag-self-educate din tayo, guys. Para alam natin kung ano yung pinag-aaralan nila. Yan. So, nag-brush na siya. Iipitan mo na lang siya. Wapo ah! First time mo magpag-upit ng ganyan, Mia! Pwede ka nang mag-PMA. Aparito siya. Nangatawag ka. Okay na, okay na. Hi. Good job! Ay, ganyan na dito. Muna ikaw. Yeah. Thank you! Ay, upo dito. YouTube na, YouTube. Daddy naman. Ayan, so guys, bagong gupit na po sila. Ayan ang gupit nila. Ayan. So, sinong gwapo? Yan. O, eto. Siyempre, pareho sila. Andito nga pala kami guys sa Bago Elementary School. Hinintay namin si ate. Nabasa niya ngayon. Tayo lang namin. Okay, bye.